Hi friends! Kamusta kayo? How's your 2020 so far? Making video lang to guys, sort of parang tribute. Kobe Bryant! So, alam natin lahat kung ano nangyari. And nakakagulat, bigat sa dibdib. Especially knowing nakasama niya yung anak niya, tapos may mga kasama pa silang iba ron, teammate ng anak niya yung isa, tapos both parents ng teammate ng anak niya nandun din. So, aksidente, tragedy. Hindi pa ako nag-research kung meron na bang development dun sa ginagawang investigation, kung meron man, kung ano talaga yung nangyari, kung bakit nag-crash yung chopper ni Kobe. Anyway, siguro share ko na lang sa inyo. I was never a big NBA fan. Nung kabataan ko kasi, hindi naman lahat ng games pinapalabas sa television. And usually nga, NBA finals lang yung napapalabas talaga ng regular. Napapanood ko si Kobe Bryant sa commercials. Tapos, of course, kapag napapanood ko siya maglaro, especially nung earlier years niya. Sobrang angas kasi niya. Alam niyo, ang angas niya talaga as a player. Naging fan din ako ng mga sneakers niya. Lalo na yung line niya sa Adidas before. Nagkaroon ako ng retro pair nung Crazy 8, well, Kobe 8 yung before, tapos yung EKT Elevation, which is naging Crazy 97. Nagkaroon ako pareho nun. Actually, nakadalawa nga akong Crazy 97. Isang black, isang purple. Pero yung black kasi, sort of dumaan lang sa akin yun kasi pagkabili ko nun, I had it traded rin agad. If not the same, the following day ata. So, parang kumbaga na acquire ko siya ng Tuesday, Wednesday, na trade ko siya for a Reebok pair. So, yun guys. Nagkaroon ako ng dalawang Kobe pair from Adidas. Tapos, nagkaroon ako ng isang Kobe pair from Reebok. Nagkaroon ako ng Reebok question na player exclusive. Wala naman siyang branding na Kobe talaga, pero nilagay nila yung number ni Kobe sa likod, tapos yung toe box niya is purple. Syempre hindi nila pwedeng ilagay yung pangalan ni Kobe kasi hindi naman sign si Kobe sa Reebok. Ginamit ni Kobe yun nung time na free agent siya, meaning free agent siya sa sneakers. So tapos na yung kontrato niya with Adidas, tapos hindi pa siya nagkakaroon ng kahit anong contract with other brands. So, nung time na yon nag-try siya ng mga iba-ibang brands. Actually, may mga brands kasi na lumapit siya. Siyempre, sa kanya, nagpadala ng mga sapatos. Nagsuot siya ng N1, nagsuot siya ng Nike, Jordan, nagsuot siya ng Reebok, of course. So, ayun, I was able to acquire before yung Kobe Bryant variant ng Reebok question. Obviously, wala na ngayon yung mga pairs na yun. Yun nga, full disclosure, hindi naman ako sobrang avid fan, hindi naman ako yung fanatic talaga ni Kobe Bryant or any other NBA player for that matter. Hindi ako yung sobrang sumusunod sa mga career talaga nila. What hit me hard is yung idea na kasama niya yung anak niya sa helicopter. The idea na yung moment mismo na alam niyang magka-crash na yung helicopter. Some of you may know, I'm a technically new father. Wala pang 2 years old yung anak ko. And syempre, yun yung parang pinaguhugutan ko eh. So, the idea of Kobe Bryant realizing na magka-crash na yung helicopter, hahawakan mo yung kamay ng anak mo, yayakapin mo yung anak mo, you'll tell her, close your eyes, everything will be alright, everything will be fine, kahit alam mong hindi, kahit alam mong that might be the last hug, the last touch, the last words that she will hear from you. That hit me hard, that idea. So, I was actually trying to make this video earlier sa office, kaya lang naiiyak ako nun eh. Alam mo yan, hindi ko kayang i-utter yung word that moment. So, ayun lang. Syempre, medyo in a way, nag-practice kahit pa paano. Although, walang script to guys ah. Never naman ako nag-script sa mga vlog ko eh.
kaya nga may mga cuts ako sa vlogs ko kasi nga hindi nga scripted to. So, this is a short video, guys. Of course, rest in peace and prayers for the family ni Kobe at nung family nga din na kasama nila. Alam ko meron akong friend na nag-post sa Facebook na complete names except for the pilot. For some reason, unnamed yung pilot eh. So yun, prayers para sa kanila. Of course, di naman nila makapanood to. Ang importante, pinag-pray natin sila. Tapos, sa lahat ng fans, nakikiramay ako sa inyo. Especially yung mga sobrang hardcore fans. Nakikiramay ako sa inyo. And maybe try to relax, try to go easy, lalo na sa mga hindi nakakaintindi sa fandom. So, yun. Siguro final points na lang about those resellers na magsasamantala ng mga merch and mga items na Kobe Bryant related, like Funko Pops, sapatos, jerseys, mga shirt, caps. Kayo nang bahala. Alam nyo na yung tamang gawin. Of course, hindi ako sang-ayon dun, pero at the end of the day, it's your business, it's your money, kayo ang nagpundar dyan, kayo ang nagpuhunan dyan. So, if the need outweighs the conscience, it's your call. And finally, sa mga subscribers ko na Reebok enthusiast, including yung mga na-convert para maging Reebok enthusiast na rin. Itong 2020, naka-schedule ilabas yung Reebok Question Made Free Agency Sneakers. So, wala pa akong update kung kailan exactly ilalabas yun. Itong recent na nangyari kay Kobe, most likely, sabi ko nga rin sa post ko sa group namin, most likely baka i-fast track ni Reebok yung paglalabas nun. Legally, hindi nila pwedeng gamitin yung pangalan ni Kobe, pero it's a Reebok Question na may yellow toe. So, ginamit din ni Kobe Bryant yun during the season na sneaker free agent siya. So, yun guys. Isang maikling video lang. And later, meron akong vlog na ilalabas. Yun talaga yung ilalabas kong vlog ngayon. Sinunod ko lang talaga to. And ayun. So, rest in peace Kobe Bryant and si daughter niya, si Gigi or Gianna. Thank you, Kobe, sa lahat ng naging contribution mo sa sports, sa fandom, and sa humanity in general. Ayun guys, tapusin ko na rito. Salamat sa panonood.